tayo sa Giginto, Bulacan. Pupunta tayo. Gagala muna tayo sa Chaong, Giginto. Bibisitahin natin yung flyover na ginagawa doon. Samahan nyo ako, mga kabubuyog. Kakaliwa tayo dito sa Cruz. Ito yung pakaliwa, diretso papuntang unang barangay Tabe. So kung galing ka ng poblasyon, ang unang madadaanan mo yung Tabe, Giginto. So dito, ito yung pamilihang bayan ng Giginto. Yan. Tapos sa likod niyan, andun yung pilahan ng tricycle, yung Toda. So kung makikita nyo, ito dadaanan din ng PNR, ng NSCR. So yan, nandiyan yung dating station. Ngayon, na nalipat na yung bagong station, Giginto Station, nandun na sa St. Francis. Doon kasi mas maganda yung, mas madali yung access. Kung nasa Tabang ka, malapit ka sa interchange ng Tabang, same time malapit ka rin sa Tabang exit ng NLEX. So siguro kaya doon nila pinili na maglagay ng station. Construction pala din, may inuhukay na naman. Siguro ano yan, pipe laying. Gawa natin, wala nakalagay kung saan project. So ito, dire-diretso lang ang susunod na barangay dito, Barangay Chaong ng Giginto, Bulacan. Dire-diretso lang. So walang pasok ngayon, sinuspindi ng DepEd, ginawa munang modular o kaya online class sa sobrang init ng panahon. Na-reach niya na yung index na kinakailangan magsuspindi ng klase. Medyo hindi traffic, pero pag may pasok dito sobrang traffic. Kasi yung mga estudyante na nagpapahatid, wala dito sa Malis. Pag kumaliwa ka dyan, barangay Malis, minsan yung mga estudyante dyan, doon nag-aaral. Ito yung NLEX. Ayan, hindi rin traffic. Moderate din ang mga sasakyan, hindi masyadong traffic. Nga lang, ito ang problema dito. May mga portion na lubak-lubak pa din. Pero dun sa Palikuna, dun ko kayo idadaan sa bagong kalsada na ginawa. Dun sa Palikuna, papuntang Balagtas, yun yung madadaanan natin na flyover. Bago na yung kalsada. So ito yun, papakita ko sa inyo guys. Dati kasi ito, under construction. Tapos daan nila, parang gayholong mismo ng Chaong. Dito kasi, hindi mo nadadaanan yun. May marami kasing talipa pa dun. Ma-traffic, ganyan. So dito, parang bypass siya. Na dun din ang lusot. Dun din sa Claridel Bypass Road. Nga lang, yan nga, katulad yan. May mga kasalubong ka mga truck. Pero ang dito, maluwag. Konti yung sasakyan na dumadaan. Tsaka walang walang obstruction sa gilid. Hindi katulad dun, makitid na yung kalsada. Tapos minsan pinaparadahan pa. Dito kasi maluwag. Itong part na to, bago rin yung kalsada dito, kung mapapansin nyo, may mga harang-harang pa. Kasi di pa yata nila natatanggal. Tapos ni-road widening din nila. Ayan sa gilid. Ayan guys,
matatanaw nyo na ang flyover ng Chaong Giginto. Titingnan natin kung totoo nga yung sabi-sabi na nung March, yun na yung huling buwan na binigay sa contractor na yun na yung deadline nila. Medyo silaw lang tayo sa araw, pero mapapansin natin marami pa rin ano, may mga crane pa din. So iikutan muna natin sa baba as usual, then mamaya titingnan natin kung ano makikita sa kuha ni Bubuyog. Ang kinagandahan dito guys, pag galing ka ng, pag exit mo ng Endlex, dun banda nandun yung exit ng Balagtas, hindi ka na magkocross dito. Kasi usually, eto dinadaanan ng mga truck. Pag may nagcross na truck, may, syempre medyo mabagal, matatraffic ka talaga. Lalo na kung masyadong marami yung nag-exit o kaya naman papasok. Talagang magkocross sila ng traffic. Hindi ko alam kung pwede tayong pumunta dun eh. Baka mamaya kasi hindi tayo pwedeng mag-U-turn. So ang gagawin natin dito na lang sa ilalim, ikutan muna natin bago natin paliparin si Bubuyog. Ito nga pala guys, pag dinaretsin nyo, kaya pag nagcross kayo dito, pag dinaretsin nyo, Balagtas. So yun, kakaliwa tayo dito. Ito naman yung papuntang Plariden. Yan. Ano na pala talaga, fully constructed na. Pero titingnan natin pa rin. Siguro mga pagpalagay na natin mga isang buwan pa. So doon pa tayo mag-U-turn guys sa dulo, bandang dulo. Isinara nila doon eh. So ito nga pala yung pinicture natin, yung mga mega structure ng Plaridel Bypass Road. Isa itong Chaong flyover sa mga kinukonsider natin na mega structure. Kasi syempre pag sinabing mega structure, talagang malalaki yan. U-turn tayo dito para makabalik tayo doon. So ito naman, pag dinaretso nyo papuntang ano, i-enter kayo ng Endlex North Luzon Expressway. Yan, ganda diba? So kung mananatili tayo dito sa kaliwa, akyat tayo sa flyover. Di natin alam kung kailan natin ma-experience na dumaan dyan. Ayan guys, kung mapapansin nyo, maraming gumagawa. Mukhang dinodouble time nila. April na kasi ngayon eh. So pagkakaano natin nung March. Ayan. O diba? Kabubuhos pa lang. Yun. So malaking tulong talaga tong flyover na to. Pag less ng traffic dito sa Chaong. So, hanap tayo ng spot kung saan pwedeng lumipat si Bubuyog. Tingnan natin kung pwede dun sa dati or kung saan man. Kakilala na tayo nung nagtitinda dun eh. So ayan guys, U-turn ulit tayo. Tingnan natin kung okay lang na magpalipad dun. Ganda. Dito sa Giginto, sasabi ko na isa to sa mga mega structure. Kasi saan ba may flyover pa? Bukod sa Tabang. Wala na yata eh. Nakatago nga lang siya. Pero doon sa MacArthur Highway, ang isa sa mga mega structure doon, syempre yung Giginto Station ng NCR. Antabayanan natin yan. So, dito tayo. Okay. Lipad tayo, Bubuyog. Lipad.
guys. Naliparan na natin gamit si Bukuyog. Base dun sa nakita natin, yung kabilang side, yung malapit sa entry ng Balagtas, Toll Plaza, eh tapos na. Ito na lang gawin dito sa spot na pinuwestohan natin. Yun yung kasalukuyang kabubuhos lang, pinapatag ng mga gumagawa. Malapit na sa katotohanan. Tutuyuin daw ng gusto. Kasi nga naman yung mga dumadaan dyan sobrang dalaki. Karamihan talaga mga container trucks. Para sa safety na rin siguro ng mga dumadaan, patutuyuin na ng gusto. Sabi ko nga pwede naman siguro mga light vehicles, yung mga private vehicles, dumaan muna. Yung malalaking truck naman pwede naman sa ilalim. Pero ewan natin kung ano man. Pero tingnan nyo, merong ano dun, may nagbubuhos yung mixer. Di ba gano'n rin yan kabigat? Pero syempre siguro kasi isa lang naman yan, okay lang. Pero siguro pagka marami na talagang delikado. Ayan guys, sa lukuyan nilang pinapatag yung buhos. Ayan ang kaganapan dito sa Chaong Giginto. So sana mapakinabangan na ng mga taga Bulacan. Isa kasi yan sa mga malaking tulong, hindi lang sa mga private vehicles, kundi dun sa mga trucking, sa mga nag-deliver van. Kanan tayo dito, pauwi na tayo mga kabubuyog. Ayan, sila yung mga gumagawa. Malaking tulong yan kasi hindi na magkakos ng traffic dyan. Noong time kasi na kahit wala pang flyover, hindi naman talaga ganun ka-traffic. Nga lang, nung nilipat dito yung karamihan ng mga container. Kaya kung makapansin nyo, konti na nga lang yan. Dati tambak yan hanggang doon. Abot na ngayon dun sa tore, sa tower. Konti na lang ngayon. Nung marami na nagtayo ng shipping company dito, dumami na rin yung truck. So ang nangyari, naging congested na ng traffic yung crossing na yun. Siguro, in advance, yun na kagad yung naisip ng government natin na magtayo na ng flyover para in the future hindi na mahirapan yung mga motorista. Ang dami kong sinabi. Yan guys ang nangyari dito sa so hindi pala siya tapos na ng April. Siguro nag-humingi na extension. Tapos na siya pero syempre patutuyuin pa. Nandun pa yung stage ng pagpapatuyo. Hindi nga naman basta-basta yung bigat ng mga truck na dadaan dun. Sabi nga ni Manang, yung nagtitinda dun na nakausap natin, mainam na yung sigurado kaysa naman sa nasa huli ang pagsisisi. Na kung kailan na hindi pa masyadong tuyo, ayun, sisira lang dahil sa pagmamadali. Ang tagal na raw naman ng hinintay na magawa yan. So konting panahon na lang naman madadaanan na. Uwi na tayo. Kung ano yung dinaanan natin kanina, yun din ang dadaanan natin ngayon. Usual, ito yung lubak-lubak pa rin. Yan ang NLEX. Sana maliparan natin ang NLEX. Yan ang index, ito ang tabi, Giginto. So yan, kung makikita nyo, marami pa rin truck dito. So kung i-exit siya ng index, hindi na sila makikipagsiksikan dun sa magkocross na galing sa San Miguel. Kasi ang bypass na yon may access na eh. Ngayon yata, bukas na yung Kabanatuan. Ay yung papuntang Kabanatuan. Hindi natin alam pero may nakita ko may nag-post na tinanggal na raw yung harang. Ibig sabihin may access na, pwede nang dumaan yung mga sasakyan. Hindi katulad dati may tambak daw yung sa gitna, bawal pang dumaan. Ngayon nadadaanan na. So sana pag nagawi tayo doon, buhanan natin. Tingnan natin kung saan naaabot si Bubuyog. Kaya lang medyo malayo na yung biyahe yun. Siguro pagka bumiyahe tayo ng Nueva Ecija, pwede na tayo nung dumaan para ma-explore naman natin kung saan ang tagpos nun. Sa pagkakasabi, San Ildefonso na daw yata o San Miguel. So, yeah. Kung sino man ang nakapunta na dun guys, pa-comment na lang kung sana ba yung dulo ng Dadardel Bypass Road. So,
hanggang dito na lang guys, pauwi na tayo. Sa hanggang sa susunod, sana masamahan nyo ulit kami ni Bubuyog na liparan ng mga kaganapan na ginagawa dito sa Bulacan. So, hanggang dito na lang, sa susunod ulit mga kabubuyog. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.